babae, dinadan pa rin nagpagpapala ng ating mahal na may kapal. May nagkakain pa rin tatlong beses sa araw na ito, Mr. President. Mahirap po ng ating kalagayan ngayon dahil po sa mga pangyayari. Mga pangyayaring hindi mo maintindihan, mga kaibigan. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Lahat po nakakatabay dyan sa programa ang isyo ngayon sa Philippines. Kamusta po ang aming signal? Okay po ba? Yung aking signal dyan, Dong? Oh, mahina, mahina, mahina. Lakasan mo pa, lakasan mo pa. Sa ating pong mundo ngayon ay tayo po ay pinaligiran po ng matinding mga pagsubok sa buhay. Ito po ba ay tanda ng tinatawag natin ang Panginoong Diyos ay bababa na nga ba mula sa kalangitan, Mr. President? Sa ating pong mga nangyari sa mundong ibabaw, ito pong mga pagsubok, mga hipo-hipo ng buhay na walang katapusan. Ay po yan, normal mga kapismo. Mga kababayan, ito pong mga pangyari natin. Ito po ngayon ay palatandaan. Palatandaan po talaga na mababa na po yung ating pong Hesukristo. Dapat po yan ay tandaan po natin, mga kaibigan, na ang mga pangyayari ngayon ay pagsubok. Pagsubok po ng tao na dapat nating isipin. Pero bakit nga ba ang tao ay parang baliwala lang? Baliwala pa rin nila yung mga ipo-ipo ng buhay. Kung saan yung bahay ni yung actor Ricardo Versosa. Yung bahay niya ay talagang winasak, sinira ng baha nito pong pasaway na Ulysses. Magandang araw po kay Madam Nori Nora Villarin Tamayo. Ate po mga kaibigan pa rin dyan sa Facebook channel, Dina Gustilionor, maganda nga po. Romeo Colminas, we're joining right now. Aba, kapilido ko to ha. Ito po mga nangyari ngayon mga kaibigan ay hindi po ito normal. Pagsubok ng tao na nagmula sa kalangitan. Pero bakit nga ba ang tao ay parang hindi pa rin nadala? Hindi pa rin nadala? Dahil ano naman matigas talaga ang ulo ng tao? Sinasabing bawal ay gagawin pa rin. Meron ba akong audio? Dong, parang mahina yung microphone ko dong ha. Parang katulad naman ito ka. Nasa butay ata ako ng ibagyong ilisis. Parang hindi ko marinig yung audio ko. Kapot pa ako nagreklamo dito. Sabi ko sino pang upo ko. Ayosin ninyo pag ako yung umupo dito eh. Parang hindi ko marinig yung aking voice. Ah, Dina Agostelionar. Dinig mo ba yung boses ko? Parang mahina yung audio ko sa tayo nga eh. Okay lang, mamaya. Pag nakita ko yung daga dyan, babarilin ko talaga yan. Ako pa ako nagreklamo dahil bakit itong aking boses? Sabi ko sa inyo yung daga ay sabi ko sa inyo yung daga na yan, bumili na kayo ng pampadikit para dumikit na yan. Alam pa rin nyo yung daga ay nakaintindi ng salitang Tagalog at English. Nakaintindihan. Pero bakit nga ba yung audio ko? Sige lang, basta. Oh, Gina Agostilionor. Hindi na ngayon, nandiyan sa YouTube channel. Live kami ngayon. Uy, sadali, live kami ha. Live kami ngayon dyan sa YouTube channel. Paki-subscribe kami. Yung mga hindi pa nakasubscribe, bago pa lang yan. Bago pa lang yung aming YouTube. Baka gusto niyong anong in and out? Sabi ni Ma'am Nora, in and out daw. Sige nga.
Pero yung ano lang, yung akin lang, Kwan. Yung akin lang talaga ang ano. Yung audio ko sa tainga ko, hindi ko marinig eh. Ha? Hindi ko alam eh, bakit nga ba? Eh, marami kasi itong mga DJ, itong mga magandang babae, galit sa akin itong mga ito eh. Ayun! Ay, nasa brana na naman. Ambon sa langaw, Mr. President. Salamat. O yan. Yan ang sasabi ko sa'yo. Ambon sa langaw. Yung ating pumag-usapan ngayon, mga kaibigan. Yan ang gusto ko. Dinig ko yung aking malagintuang boses, Mr. President. Okay na po, ma'am. Okay na yung audio namin. Yun lang, nagreklamo ako kahapon pa eh. Hindi ko yung ibang kasing DJ ito. Yung alam ko rin yung ibang na DJ ito. Galit sa akin yung ibang mga DJ ng babae. Ano ka naman, ipumapasok ito ang iksi-iksi ng... Iksi-iksi ng apal dahil lang miniskirt. Tingnan ko yung ginis ng hita nila, galit sa akin eh. O yan, sabahan niyo ako mga kaibigan. Ayan. Maganda ngayon nga pag-usapan natin. Okay na po, yung audio namin, Ma'am Nora, tumayo. Isa yun sa ating local international contributor. Yung aming pong mga international contributor para po sa programang Will Culminas Live. Marami pong salamat at sa mga hindi pa nagbibigay. Aba, nagbibigay daw talaga. Hindi naman kami nanghingi sa inyo. Trabaho po talaga ng mga broadcaster, newscaster. Ay, nabubuhay kami sa hindi hingi. Kundi kaya naman po may ginintuang puso at nagbibigay ng sobra-sobra ng pera para tulong sa mga anonsa ng radio. Yan po kami nagkaroon po ng tinatawag na counting ang palumbang na loob. Yung ganda ng boses ko ngayon. Mukhang mapapakanta na mapagod mo yan. Apple kasi, Mr. President, eh, ang pangit ng audio ko eh. Ito ang aking eyeglass ay malapit na itong palitan. Gusto ko palitan yung aking eyeglass dahil medyo malapo ng paningin ni Papa. Well, ayan. Kausapan po natin mga ka-Facebook at all my brother and sister who are watching right now, mga kasamahan ko sa golf. Yung mga co-player ko sa golf, lalo po dyan sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ayan ang kamera ko. We are live here in the Will News TV and also right, sa YouTube. Live kami ngayon dyan ha. Pati dyan sa twitter.com. Bakit sila ang tamad mag ano? Ang tamad nilang mag-subscribe sa ating channel. Ha? Puro lang kasi kayo ito yung topic ko kahapon eh. Puro lang kayo Rafi Tulpo, Idol Rafi Tulpo. Ha? Yung mga problema na ipinarating kay Idol Rafi Tulpo. Ay, ma. Doon kayo madalas na nanonood. Ayaw niyong manood sa amin na nakatawa programa namin. Bakit ang gusto niyong makikisaw-saw sa mga problema ng may problema? Tingnan niyo na ayos ang mga sarili ng problema. Makikisaw-saw pa kayo? Napapanood nila nagpapanood ng programa ng mga problemang mag-asawa dyan sa programa ni Idol Rafi Tulpo, ha? Sa daming problema ni Idol Rafi Tulpo, dinagdagan pa ninyo yan. Nagdala kayo ng matinding mga problema dyan, tapos pinapistahan sa social media. Pagkatapos kayo po ay nakikinig, nanonood, galit na galit kayo sa mga isinusumbong, pati doon sa suspect. Galit kayo, pagkatapos kayo na may marami rin problema, hindi niyo alam. Meron niyo kayong mga problema? Tapos, nakikisaw-saw kayo sa problema na may problema, di dubli-dubli na. O, yung aking ano, yung aking kape dong, pag nagdagan mo ang in kape ko dong, medyo lumalamig na dong, mahirap na dong. Ayate po
po ang pag-usapan ngayon, mga kaibigan. Ito pong nangyari ngayon na dilubyo, no, na ng iba pong mga artista. Ay, nandun po sa Bandang North. Yung mga artista na may ginantuwang puso. Wala nila ni Kisay, yung anak ni Bisaya, ni Annabel Rama. Kaya po dapat pamarisan, gayahin po ninyo ito pong ibang artista. Kayo mga nasa showbiz personality, ito po gayahin nyo dapat, ito pong si Wapita Ropa Gutierrez, yung anak mismo ni Annabel Rama, si Bisaya. Dapat ito ay gayahin ng mga nakakaahon sa buhay ng mga artista. Ito pong si Ropa Gutierrez, maging si Casey Concepcion. Kasi lang po ngayon, nandyan po sa part ng North, sa may Cagayan at Isabela. Para po mamimigay ng mga relief goods, pagkain sa mga salanta. Eh kung lahat ay magtulong-tulong, mga artista. Ang hirap sa ibang mga artista, ha? Hindi naman sila nagugutom, ang damo nilang pera. Eh, sabi nga ng mga ilong ko, baka damo, wala mong kwarta, may siya. Ay, wala mo. Personal, itaas. Baka damo, wala mga kwarta ng mga taga-showbiz, baka damo, baka laog daw. Bakit ka ba, ang tao daw, kung kailan, ha, dinalaw ng hipo-hipo ng buhay, yung mga pagsubok, saka daw sila, lumalapit, tumatawag sa Panginoong Diyos. Bakit nga ba wala ka pang mga problema na dumating sa iyong buhay ay hindi ka tumatawag sa iyong Panginoong Diyos? Banda Issue. O diba, ganun yung mangyari mga ka-Facebook, yung pagsubok. Kung kailan nga daw nagkaroon ng matinding problema, unlike sa ibang mga brother and sister, na dumating po ang huipuhipo ng ilang buhay, dumating po yung mga pagsubok na sila po ay tunay na nanampalataya, nanalangin, praying to our God in heaven, our Father. Pero bakit nga ba ngayon na sunod-sunod yung pagdating ng mga trials in our lives? Saka naman daw talaga lumalapit ang sangkatauhan para manalangin sa ating may kapal na nakatapos. Kung kailan mga panalangin ay tinatawang yung fake, hindi paninulaan ng ating Panginoong Diyos Ama, ating Diyos Ama na sa langit. Ikaw po ang nakakalam sa ating mga problema. Ito po mga pagsubok, mga pagsubok sa buhay na hindi mo maintindihan, kapatid. Bigla ka lang dinapuan ng hipo-hipo ng iyong buhay at hindi mo na ngayon malaman kung paano ang paano masolusyonan. Dahil ang pagsubok sa buhay ay bigla lamang yan dumarating sa pintuan ng iyong tahanan. Ganun po talaga yan, ha? Katulad ni Eddie Torsino, yan mga grupo po ng mga religious group. Pagdating ng mga trials sa ating buhay, saka ka naman humingi ng tulong ng Panginoon tulad naman na dyan sa Maya Provident Village. Nakalipa sa Linggo, ang Provident Village ay nilamon ng malalim na baha. At ang kawawa yung mga hindi naman mga pobre kundi mga mayaman dahil executive village po yan. Pero pagdating po dyan sa usaping mga bata at nandyan po yung baha na matindi ang lalim ng baha hanggang tok-tok ng bubong ng mga second floor, third floor, ganun kalalim po yan. Pagkatapos pagdating ng iyong pong pamilya, mayroon kang maliit na bata, at dyan ka na ngayon sa gitna ng trahedya ng iyong buhay,
Like for example, dyan po nga sa Provident Village. Pag ikaw ngayon dyan ang nagkaroon ng problema, ano mo ngayon matulungan yung sarili? Sabi nga nila, lahat daw ng mga santo ay tinatawag mo na para ikaw ay maligtas. Bakit nga ba ang tao ay malayo talaga ang tao? Sa kasabihan, ng pananampalataya, ang tao ay sinilang ng napakalayo po ang kanyang puso sa Panginoong Diyos Amang nasa langit. Ganun po talaga yan. Sobrang layo po ang ating pong puso sa ating Panginoong Diyos. Saka na tayo lumapit, tumawak, ang meron tayong problema. Sabi po nila ay alam mo po Papa Will, matagal na akong tumatawag sa Panginoong Diyos. Pero bakit nga ba hindi binigay ng Panginoon? Ito po ang aking hiningi na gusto kong makapag-asawa ng Amerikano. Matagal ko nang ipinagdasal yan. Maganda nga po po, Ma'am Mina Flor, makadat or join right now. Matagal ko nang pinilangin para sa ating Panginoong Diyos, Papa Wells. Ito po aking hiningi na gusto kong mag-asawa ng foreigner. Lahat ng aking panalangin, lahat ng santo-santa aking tinatawag para I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, Louie, Louie. She's on the cover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, do what it's doing. So leave it, Louie. Cause I am a... Ayan, patuloy ka rin sa programang Willie Colmenas Live. Ang issue ngayon, we're broadcasting live here in Manila, Philippines. Samahan niyo ko ang mga kaibigan ating popolsuan. Pagpuloy, mag-usapan po natin yung mga nangyari sa nakalipas sa linggo. Ngayon po, ipangalawang araw sa linggo ito, ay trabaho. Tuloy ang trabaho, kahit mahirap ang buhay. Ito naman ang larangan ng iyong trabaho. Ito po ba yung executive, manager ng bangko, presidente ng kumpanya niya sa Ayala. Yan sa Global City Taguig. Ano man ang iyong trabaho ngayon, kaibigan? Ito po ay marami kayong pera, wala kayong problema sa paggastos. Paano kami? Wala kami pera. Ito wala po ni Kisi Concepcion, Arufa Gutierrez. Ito po ay tumungon sa Cagayan de Sabila para po mahagi ng Relief God. Kanya-kanyang tulong na ang ginagawa ng celebrities sa mga babayan nating biktima ng mga bagong bagyong Rolly at Ulysses. Ito ang Lones, kapon ay magkasamang kumunta sa Sabila at Cagayan sina Roba Gutierrez at Casey Concepcion at dalawa niyang anak. Ang dalawang anak na Roba na sina Finis at Lorraine para mamimigay ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Ulysses. Ito talagang si Ulysses eh. Mga pangalan, tandaan natin ang pangalang Ulysses. Kayo mga girl, pag nangligaw sa inyo pangalang Ulysses, mag-ingat kayo dyan, matapang yan. Delikado ka dyan. Tapos, panikis yung reception sa kanilang Instagram account. We're off to Cagayan for some relief efforts. We wanna thank you in advance for your purchases of Albert Moy pieces that are gonna go straight to relief efforts in Cagayan. At pinakita niyang kuwang larawan mula sa aeroplano sa napakalaking bahagi ng tubig baha sa Cagayan. View from above, please keep the people of Cagayan, Northern Philippines in your list of communities to help following this recent flooding. Administration Cagayan Ulysses kasama ang Barangay Linaw sa Tugigaraw City sa binagian ni Europa at Kisi Concepcion ng Komot, tubig at pagkain para sa mga kababayang nasalanta
na mga nasabing bagyo. So in any case, there's always a need for constant replacements of reserve goods at these times, galing sa saling bulsa at pinagkitaan ng mga lahas, ang ipinangtulong ng pangalan ni Sharon Cunita. I am selling ready-made, handcrafted, pieces by pieces, it usually takes 4 weeks, made to order, designed by yours truly, for the immediate rescue, relief, and imports in Cagayan, Northern Philippines. They will be available to serious buyers on Tuesday, November 17. Sino ang Europa Gutierrez? Today, we are leaving for Isabela, Cagayan, and Tuguegarao for relief operations to those who have been affected by Typhoon Ulysses. I am here now with Lorraine and Vinish. We are taking Governor's Chabet plane. This project is spearheaded by Pinky Tubiano, of course, to help Governor Chabet Singson. Abot-abot naman ang pasalamat ng mga taga-Cagayan, kina Casey, Concepcion, at Ropa Gutierrez. Palakpak! Dapat ganun na ang gawin ng iba po ng mga artista. Hindi yung puro reklamo lang ni Duterte. Yung ibang mga artista na may mga ginintuan ang puso, yan. Yan po ang inyong gayahin. Yung mga anak mayaman ng mga artista. O sana ngayon si Provinciano. Yung bida na Provinciano, di ba bilyonaryo yan? Nasaan na siya? Okay, tanong, di wala. Asan yung mga kayabangan ng ibang mga artista na naghamon pa kay Duterte? O, yun si, ito pong si, tawag dito, yung mayabang na bida ng Provinciano. Nasaan siya ngayon? Dapat lumalabas siya at mamimigay at daming pira yan si Coco. Patuloy ka naging sa programa ang Willy Culminas Live, ang issue ngayon. We are broadcasting live here in Manila, Philippines. Kita, Shelby! Ano ba nalit sa mga friends ni home? Ayan, showbiz pa rin tayo. Pag-usapan pa rin natin yung nangyari dyan kay Nabili Bayani Montek ng basuntukan sa taping ng Lance Out Loud. Itong mga dalawang matso. At tinutukan natin ay ang away na Billy Crawford at Bayani at Bayani na nangyari sa noontime show nila na Lance Out Loud sa TV5 na pinalabas. Itong araw na ito. Programa dahil sa kumalat na video nitong nakaraang Lunes kahapon ng gabi. Dahil nakala nga ng mga nakapanood ay totoong nangyari sa taping nila. Ay binabasa si Billy sa kanyang show po na biglang tabigin siya ni Bayani at sinabiang tama na. Galit ang misis ko sa'yo. Sabay umalis sa komedyante sa stage at tila may balak pang mag-walk out. Naiwanan naman ang nakanganga ang ibang host ng programa na sina Casey Montero, Joaquin Kiray, Valerie Concepcion, Makoy Dobbs, Ariel Rivera, Jeff Tam, at Alex Gonzaga. Base sa napanood ng video ng dyan sa social media, wala that time ang isa pang host ng show na si Kay Brosas. Tumatalang pa rin si Bayani habang pinipigilan siya ng babaeng staff at ilang marshal na nasa loob ng studio. Pero biglang sumugod at nakahanda naman si Billy kung sakaling magsutukan sila. Hindi naman kumikibo sina Makoy, Alex, Joaquin, Casey, Jeff, Tom, si Valerie Concepcion ay dinadaan na lang sa tawa ang naramdamang nervyos. Samantalang si Ariel naman ay sinabihan ng dalawa na tama na. Maya-maya ay tumawa na si Billy at ganyan din si Bayani at sabay-sabay na prank nila ang mga kasamahan. Sa show sabi pa nila mapikot daw ay talo. Kayo talaga prank din yung tayo. Alam mo rin yung mga kapatid, ito pong prank na nauso ngayon sa social media. Mahirap po ito kung ikaw po ipikon at lalo na mga kaibigan mo yan. Siyempre, hindi mo alam na kayong dalawa na nagkakasundo. Pero ang ibang mga kaibigan mo artista ay hindi nakakalain. Kala nila ay nag-away.
Pero ganun pa mga kaibigan ay talagang frank pagkapwa-artista. Lalo na po sa loob ng studio, dapat kung mong gawin yan, Billy Crawford, ha? Litikan ko yung yagbol mo. Pati yung si Bayaneng Bayane, hindi po ito yung ginagawa niyo. Kukorek ko lang kayo dahil studio po yan eh. Sa loob ng television na ABC5, pwede man kayo mag-prank. Hindi yun dyan sa loob ng ano dahil marami pong matakot. Eh, halos mapapaniwala din yung iba. Kayo talaga ang mga pasapan. Eh, itong mga bata nito. Dapat ito ay bigyan ng, ha? Bigyan ng matinding sermonyan mula kay Papa Well. Pero ito ay madala itong mga ito. May umabot. Umabakay. So, ayan, Billy Crawford. Ito po ang si Bayanik-Bayanik. Huwag tayo mag-prank dyan sa shooting niyo. Yung mga throw-out loud ba yan? Mayroon na po. Yung iba dyan, natakot. So, like na kasi programa ang Will Colvinas Live, ang issue ngayon we're broadcasting live from Manila, Philippines. Samahan mo rin kayo mga kaibigan ni Prem Pagkulsuhan, Pagkulikulayan, yung mga maito sa pende. Ito lamang sa programang Willy Colmenas Live, ang isyo ngayon. Time check na tayo para sa ganoong orasan ng programang Willy Colmenas Live. Ang oras na po ay saktong 5:51 na po ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng ang programang ito ay hatid sa inyo ng Wilhan Builders and Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Pantawid Pamilya, member ako ng DSWD. Panatag ako at ang aking pamilya dahil alam namin sagot ng PhilHealth ang gastusin sa pagpapospital. Tama ka dyan, Mrs. Siguraduhin din na PhilHealth accredited ang pasilidad na inyong pupuntahan. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Tawag na sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ayan, patuloy kayo sa programang Willy Colmenas Live, ang isyong web broadcasting live in Manila, Philippines. Halaga ng pinsala sa agrikultura o agrikultura dahil sa bagyong Ulysses, umabot po sa higit na 2.1 billion. Makikita sa aerial photo na ito ang pinsalang dulot. Yan kamakailan po, nag-aerial po sa ating mahal na Pangulo at maging ibang mga private sector. At nakikita po talaga yung nangyaring matindi dilubyo dyan sa Camarasor. Pinataya ang maigit sa 2 billion ang alaga ng pinsala sa agrikultura ng bagyong Ulysses batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o itong NDRRMC hanggang araw ng Lunes, November 16, umabot na sa kabuuang 2.1 billion ang pinsala sa agrikultura sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Region 1, 2, 3, 5, Malabarzon, Cordillera Administrative Region, OR at Metro Manila. Nasa 482,854,751.28 naman ang alaga na pinsala sa mga infrastruktura sa Region 1, Memo Rupa at Region 5. Base pa sa datos, 34,178 bahay ang nasira ng bagyo kung saan 4,059 ang totaling damage habang 30,119 naman ang partially damage sa Region 1, 3, 5, Calabarzon at Car. Marantala, 67 katao ang natawi at 21 sugatan at 13 ang nawala kaya sa paralasa ng bagyong Ulysses. Ayan pong bagyong Ulysses na yan. Matitindi yung binigay ng mga dilubyo ng ating mga kababayan. Kailan po kung kailan po malapit po ang Pasko
Yan naman po umaarte itong mga bagyo. Ha? Paano na lamang po? Ha? Paano na lang po yung paparating na Pasko? Tayo po ba ay maramdaman pa ba natin ang simoy ng hangin? Pagdating ng Kapaskuhan nga lalo na po ngayon ay nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Nobyembre at alam naman po natin na pagdating ng buwan, month of November, diyan na po natin maramdaman yung simoy ng malamig na hangin. So, balit ay nagkaroon tayo ng matinding pagsubok kung kaya na magpasko. Malapit na po ang Disyembre at nariyan po ang matinding mga pagsubok sa buhay na kaya pa ba nating makabangon, Mr. President? Na pagdating ng December, diyan na po tayo diyan magkaroon ng tinatawag na pag-iipon. Pag-iipon ng mga regalo sa ating pong mga inanak. Sa ating mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay, pagpasok mismo ng buwan ng Disyembre, diyan po natin na iniisa-isa na ipunin yung ating pong mga pangregalo. Pagpasok po ng buwan ng December, first week of December, diyan na po magkaroon tayo ng pag-iipon. Pag-iipon ng mga pamasko para po sa ating pong mahal sa buhay, lalo po yung mga inanak, yung ating mga anak, yan, lalo na sa mga bata. Ha? Pagdating talaga ng Pasko, mga kapatid, ay para talaga yan sa tinatawag na mga bata, sa mga kabataan. Masarap ang feeling pag makita mo yung mga bata na nabibigyan mo. Nabibigyan mo ng pamasko. Yan. Paano na ngayon? Pwede pa ba nating isulibre ang pamimigay ng mga regalo sa mga bata? Ha? Sa bagay, kung ikaw naman talaga ay marami kang pera, ay wala namang problema yan dahil pwede mo pa rin ituloy. Ituloy mo pa rin yung pamimigay ng mga regalo sa iyong anak, sa iyong mga inanak, sa mga kaibigan, ayan, mga mahal mo sa buhay. Ang problema kung wala kang pera, dahil tayo po ngayon ay matinding mga nangyari sa ating buhay, ito mga pagsubok, dilubyo ng buhay, ay paano tayo makapamimigay ng mga regalo sa ating mga inanak na wala naman din talaga tayong pera sa panahon ngayon, pwede lang sa mga mayaman. Pag ikaw naman yung mayaman, katulad nila Rupa Gutierrez, Casey Concepcion, tuloy-tuloy pamimigayan. E paano tayo talaga ay wala? Paano mo may celebrate pagka pamimigay ng mga bata? Diyan po natin may salarawan mga ka-Facebook. Sa panahon ngayon na tayo po ay matindi po ang mga pagsubok sa buhay. Sabagay, kung ikaw talaga ay mayroon kang naipong pera dyan, hindi mo maramdaman, hindi mo maramdaman talaga yung hirap ng buhay kung ikaw talaga ay anak na mayaman o mayaman. Tula po na lang mga anak ni Manny Pacquiao. Sa daming pera ni Pacquiao, natural. Ilan ang anak ni Manny Pacquiao? Lima? Apat? O, may mga kaibigan yan, kaya mamimigay yan. Walang problema sa kanila. Paano naman kung ikaw talaga ay walang pera dahil kung ngayon ay pandemic? Eh, wala. Hindi mo ma-enjoy. Mga bata, mga kabataan, masaya sila makatanggap ng Christmas gift. Pero dahil po sa nangyari na dilubyo ng buhay, ha? Hirap na hirap, makapagbalot pala ng isang box para sa mga bata sa panahon ngayon. Diyan po natin makita ng kapatid, mga kapitbahay, kapisbong, yung hirap na buhay na ating pong kinarap ngayon. Dahil po sa mga dilubyo, pagsubok sa buhay. Ayan. Patuloy ka rin sa programang
Willie Colminas live from HO ngayon. We're broadcasting live here, Manila, Philippines. Para po sa ginawang orasan, ang programang Willie Colminas live ang issue ngayon. Ang oras po ay saktong 5:59 ng hapon. At ang oras natin siya ng Willan Builders Construction. Sa mga naghanap po ng mga builder, contractor ng inyong mga bahay, ayan, Willan Builders Construction po ay biyasa sa paggawa ng mga modern houses sa panahon ngayon. Tawagan ninyo ang kanilang hotline na 0908-611-0069. Yung po ang Willan Builders and Home Space Design. Sa mga aim nila na design ngayon, tinatawag na minimalist. Yung Zen design, ayan. Zen design at saka minimalist design. Yung po mga bagong mukha ngayon ng mga nagagandang modern houses. Sa mga naghanap po ng contractor, dahil ngayon po ay nag-operate na po no, yung project ng mga nagumagawa ng bahay, nag-operate na po sila ngayon. Sa mga naghanap po, wala pang nahanap ng mga kontraktor, lalo na po itong pagpasok po ng taong 2021, hopefully, maawa ating Panginoong Diyos ay mawala natin si COVID. Para po yung mga nagnegosyo sa construction ay babalik na po ng normal yung mga nagpagawa ng bahay. Ayan, sa mga naghanap po ng decalibre contractor, hanapin po ninyo, tawagan ninyo itong Willan Builders, 0908-611-0069.